Isang magandang gabi sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Katulad ng libo-libo ninyong taga-subaybay, ako din po ay naghahangad na isang araw ay maisadula ang aking kwento sa inyong programa. Ako nga pala si Mayumi, 20 anyos, tubong naga at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Makati bilang secretary sa isang laundry shop. Simple lamang ang love story ko, Papa Dudut. Pero tiyak na kapupulutan ng aral at marami ang makaka-relate. Sisimulan ko na lamang ang kwento ko noong nasa grade 10 pa lamang ako. Transfree ako noon kaya mahiyain po ako. Walang imig at aloof sa mga lalaki. Kaya hindi ko po akalain na mai-inlove ako sa unang pagkakataon. Rexy was my classmate. Nung una ay hindi ko naman talaga siya ka-close. Di hindi ko nga siya napapansin na nag-i-exist pala siya. But then, noong nagkaroon na ako ng mga kaibigan ay doon ko siya nakilala ng husto. Lalo na noong mauso sa room namin yung tuksuhan ng mga classmate kong lalaki na kami daw mga babae ay mga manluloko. So ako naman ay todo tanggol sa lahi ng mga kababaihan. Dumating sa point na kaming dalawa na yung nagdidebate tungkol sa bagay na yon. Eventually naging part si Rexy ng tropa namin at naging magkaibigan kami. At doon ko nga nalaman na bitter pa rin siya sa past relationship niya. Kaya hindi siya nagpapatalo noon sa debate namin tungkol sa pag-ibig. Papa Dudut, nagsimulang magustuhan ko noon si Rexy nang sumama siya sa kaibigan niyang nanliligaw sa akin. Oo, may nanliligaw noon sa akin pero hindi ko sila pansin dahil na kay Rexy na nga ang atensyon ko. Hindi ko pa sigurado noon kung love na ba yung nararamdaman ko pero iisa noon ang sigurado. Gusto ko siya. Hanggang sa isang araw ay muli akong dinalaw ni Rexy sa aking bahay. Rexy, napasyal ka. Hindi mo yata kasama si Kyle ngayon ha? Obserbasyon ko noon. Bakit pa siya pumupunta rito eh samantalang binasad mo na siya? Ang sabi naman niya sa akin. Teka, huwag mong sabihin sa akin na ikaw naman ang manliligaw sa akin. Tanong ko sa kanya. Hindi ba't nagpaalam na ako sa iyo noong isang linggo noong nagkaroon ng clean up ang school org natin sa buong campus? Natatandaan mo ba yon? Paalala niya sa akin. Nag-isip naman ako sandali at na-recall ko nga yung sinasabi niya sa akin noon. Oo, natatandaan ko yon. Teka, seryoso ka ba talaga doon? Seryosong tanong ko noon sa kanya. Mukha ba akong hindi seryoso doon? Tingnan mo naman ako ngayon no, bihis na bihis ako tapos heto. May dala-dala pa ako mga bulaklak. Hindi pa ba ako seryoso sa lagay na ito? Natatawa niyang wika. Sige, naniniwala na ako sa iyo, ang sabi ko na lamang sa kanya. Muli naman siyang nagpatuloy sa pagsasalita. Mayumi? Kaya ako nanliligaw sa iyo, para sabihin sa iyo at malaman kung ano talaga ang nararamdaman ko. Hindi ko ginagawa ito para lang magkaroon ulit ng experience kundi ginagawa ko ito kasi totoo ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa iyo. Mayumi, malinis ang intensyon ko. Sana makita mo yon. Pangungumbinsi pa niya sa akin. Alam ko naman yon, Rexy, kahit na hindi mo nasabihin pa. That time ay kumbinsido naman ako na sincero si Rexy sa mga intensyon niya sa akin. Nararamdaman ko yon. Saglit na natahimik si Rexy pagkatapos ng sinabi ko. Maya-maya ay bigla na lang siyang nag-alala. Pero hindi ba sinabi mo rin sa akin na magkapareho tayo ng nararamdaman? Tanong niya sa akin. Oo, sinabi ko nga yun. So ano? Tayo na ba? Diretsyang tanong ni Rexy sa akin. Teka, ang bilis naman ah. Ay nako Rexy, hinay-hinay lang. Natatawang sabi ko noon sa kanya. Sorry, excited lang kasi ako eh. Pero Mayumi, maghihintay naman ako sa sagot mo kahit kailan eh. Naihiyang tugon ni Rexy. Pero may tanong ako sa iyo Rexy, sigurado ka bang hindi ka na bitter? Alam mo na,
Sinabi mo sa akin dati na naloko ka na ng girlfriend mo. Baka naman rebound mo lang ako. Mabilis naman siyang sumagot sa aking concern. Nakamove on na ako doon, Mayumi. Matagal na. At saka tandaan mo, hindi kita rebound. Paninigurado niya sa akin. Sa paraan pa lang ng pagsasalita niya ay nararamdaman kong nagsasabi siya ng totoo. Kaya pumasok na sa isipan ko na tanggapin na ang pag-ibig niya sa akin. Sagutin mo na ako. Nakikiusap pa niyang wika. Sige, sasagutin na kita pero hindi mo pa ba ibibigay sa akin yung hawak mong bulaklak? Pagkatapos ay tinuro ko sa kanya yung hawak niya na nakalimutan niyang ibigay sa akin dahil sa sobrang kaba. Ay, sorry, nakalimutan ko. Heto para sa'yo, ang wika niya habang inabot sa akin ang bulaklak. Ano, Mayumi? Hindi ba pwedeng ipagpabukas na lang natin to? Kita mo naman, gabi na. Baka naman sabihin ng mga multo sa paligid eh, wala tayong patawad. Ang biro ko pa sa kanya. Ngayon mo na ako sagutin, Mayumi. Hindi na kasi ako makapaghintay. Nasasabik niya ang sagot sa akin. Natawa na lamang ako sa kanyang reaksyon. Ay nako, Rexy, sige na nga. Sinasagot na kita ngayon. Girlfriend mo na ako. Masayang balita ko noon sa aking bagong boyfriend. Papadudot, hindi ko makakalimutan ang September 2, 2018 kung saan ay officially naging kaming dalawa ni Rexy. Mabilis ko siyang sinagot kasi nakita ko naman sa kanya na nag-i-effort siya sa panliligaw sa akin. Bukod doon ay parehas na rin kami ng nararamdaman. At that time, I was so sure na love na nga ang nararamdaman ko para sa kanya. Papadudod, si Rexy yung tipo ng lalaki na sweet pero hindi masyadong showy. May mga katangian siya na hindi ko may paliwanag pero sobra kong nagustuhan. Pero kahit na may relasyon kami at ramdam ko namang sigurado ko sa kanya, meron pa rin limitations ang lahat. Tulad na lamang ng sex. Isang gabi habang wala noon ang aking mga magulang ay si Rexy ang nakasama ko noon sa bahay. Nanood lang kami ng movie sa TV at hindi ko noon namalayan na nakatulog na ang aking boyfriend habang ginagawa nitong una ng aking hita. Ilang oras ang lumipas nang magpa siya na ako nung tumayo at nagising na rin si Rexy. Nakatulog ba ako? Tanong ni Rexy sa akin habang naghihikab. Oo, nakatulog ka. Naghihilig ka pa nga eh. Bakit? Masarap bang gawing una ng mga hita ko, ha? Sarkastikong tanong ko sa kanya. Oo, ang lambot kasi. Naglalambing na sagot niya sa akin. Ay naku, bumangon ka na. Nangangalay na ang mga hita ko, ang sabi ko sa kanya. Dali-dali namang bumangon ang boyfriend ko. Siya nga pala, habang natutulog ka, may hinuhuni ka. Nananaginip ka ba? Oo, at alam mo kung sino ang napapanaginipan ko? Ikaw, tayong dalawa. Kinakasal na raw tayong dalawa sa simbahan. Ang totoo niyan eh, parang ayaw ko nang gumising noon. Masayang kwento niya sa akin. Huwag kang mag-alala, darating din tayo dyan. Ang wika ko naman sa kanya. Samantala, nagsimulang yumakap at maglambing sa akin si Rexy. Alam mo ba, Mayumi? Marami akong pangarap para sa ating dalawa. Kapag nakatapos ako ng pag-aaral, maghahanap ka agad ako ng trabaho para ikaw naman ang matulungan ko makapagtapos ng pag-aaral mo. Nagbabalak din ako mag-abroad habang nag-aaral ka pa para sagot na sagot ko yung lahat ng gastusin mo, paglalahad niya. Pero Rexy, iiwanan mo ako? Kapag nag-abroad ka eh, malulungkot ako. Mami-miss kita, malungkot kong wika. Nagpatuloy naman siya sa paglalambing sa akin. Huwag kang mag-alala. Pinaplano ko pa lang yon. Kung makakahanap naman ako ng trabaho sa Pilipinas na malaki ang sweldo, eh bakit pa ako mag-a-abroad, hindi ba? Basta Rexy, kahit na anong mangyari eh, walang iwanan. Sagot ko. Rexy, curious lang ako. Bakit mo ako minahal? Ano bang nakita mo sa akin at ako ang pinili mong maging girlfriend? Ako naman ang curious na nagtanong sa kanya. Hindi ko alam. Basta nararamdaman ko lang na mahal kita. Paglalambing pa niya sa akin.
Ganon? Hindi mo na lang ba pinag-isipan? Mabilis naman siyang sumagot. Ang tunay na pag-ibig kasi, nararamdaman lang yun. Hindi yun dahil sa maganda o gwapo ang karelasyon mo. O kung ano pang mga bagay na makikita lang sa panlabas. May kasabihan nga hindi ba? It's all about what you really feel for that person. That's why it's called love. Nabasa ko yan sa isang quote na pinasa sa akin ng pinsan ko nung isang araw. Rexy, nararamdaman ko na tayo talagang tinadhana para sa isa't isa. Kumbinsidong sabi ko sa kanya. Total naman eh, sigurado na tayo sa isa't isa. Ibigay mo na sa akin yung alam mo na. Mas tumindi pa noon ang paglalambing niya sa akin. Samantala, alam ko na yung gustong ipahiwatig sa akin ng boyfriend ko. Kaya mabilis akong sumagot. Rexy, sorry pero hindi pa ako handa. Wala pa tayo sa hustong gulang para gawin yon. 16 pa lang ako. Ikaw, 17 ka pa lang. Sorry Rexy, mahina kong wika sa kanya. Nakita ko naman ang disappointment sa itsura ni Rexy at huminga na lamang siya ng malalim pagkatapos noon. Okay, pasensya na, naintindihan ko. Maya-maya ay sabi na lamang niya sa akin. Kung mahal mo talaga ako, makakapag-antay ka naman, hindi ba? Panunubok ko sa kanya. Oo, maghahantay ako sa iyo. Tila nawala na yung lambing sa boses ni Rexy at napalitan yon ang kalungkutan. Papadudod, hindi ko alam pero parang simula noon ay medyo nanlamig na siya sa akin. Napaisip tuloy ako na baka ang pagkababae ko lang ang hangad ni Rexy, kaya isang araw ay kinausap ko siya pero tinanggi niya sa akin na pagkababae ko lamang ang habol niya. Pagkatapos noon ay seryoso ko siyang tinanong kung bakit parang bigla na lamang siya nagbago sa akin. Ang sabi niya ay busy lang daw siya sa kanyang pag-aaral. Gustuhin ko mang maniwala noon pero parang hindi ko magawa. May ibang binubulong kasi ang isipan ko noon na hindi maganda laban sa katapatan sa akin ni Rexy. Pero minabuti ko na lamang na kimkimin yon dahil ayaw kong pagmulan pa yon ng mas matinding tampuhan namin ni Rexy. Sa kabilang banda ay lumipas ang ilang buwan ay nagpatuloy ang panlalamig ng relasyon namin. Halos ako na lamang noon ang nagdala ng relasyon namin. Pero tiniis ko ang lahat dahil nga mahal na mahal ko si Rexy. Pero isang pagsubok ang dumating sa amin. Meron ako naging textmate na lalaki at naging magkaibigan kaming dalawa. Pero hindi ko alam na yon pala ang pag-uugatan ng malalaking problema sa relasyon namin ni Rexy. Hanggang isang araw. Mayumi, buti nakita kita. Hinahanap mo ba si Rexy? Tanong ng kaibigan kong si Jeline nang magkasalubong kami sa tapat ng palengke. O nasaan siya? Kanina ko pa siyang hinahanap eh. Worried kong sagot sa kanya. Nakita ko siya sa labas ng simbahan. Mayumi, yun nga yung sasabihin ko sa iyo kasi umiiyak si Rexy habang naroon. Masama pa rin yatang loob sa iyo eh. Concern na balita sa akin ng aking kaibigan. Ganun ba? Sige, pupuntahan ko na siya doon sa simbahan. Ang sabi ko noon sa kanya bago nagpaalam para habulin ng aking boyfriend. Mabilis naman ako nakabalik sa harapan ng simbahan at doon ay hinanap ko si Rexy sa paligid. Hanggang sa natanaw ko na siya malapit sa tapat ng isang karinderya. Agad ko siyang tinawag at nilapitan para kausapin. Bakit ka naririto? Bakit hindi mo kasama yung lalaking yon? Nagsiselo sa tanong sa akin ni Rexy. Sorry kung hindi ko nasabi sa iyo ang totoo. Kaibigan ko lang si Mark. Actually, kasama siya sa group chat ng mga K-drama fans. Rexy, walang namamagitan sa aming dalawa. Gate ko noon sa kanya. Eh bakit ka ba nakikipag-chat sa ibang lalaki? Alam mo namang may boyfriend ka na, hindi ba? Mayumi, may boyfriend ka na. At para saan pa? Para magkaroon ka ng chatmate? Kumpronta niya sa akin. Nakikipagkaibigan lang sa akin yung tao at saka kahit basahin mo pa yung conversation namin sa messenger, wala kamang ibang pinag-uusapan kundi K-drama. Gate ko naman sa kanya. Kahit na ba Mayumi, ayaw ko sa lalaking yon. Galit na wika sa akin ang boyfriend ko.
Sa kabilang banda ay hinabaan ko na lamang noon ang aking pasensya. Please Rexy, huwag mo nang pagselosan si Mark. Kaibigan ko lang talaga siya. Pero siya, kaibigan ba ang tingin niya sa'yo? Hindi Mayumi. Nararamdaman ko na may gusto siya sa'yo, ang lalaking yon. Kaya sobra akong nagsiselos ngayon. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko, hindi ba? Sinisikap ko talaga na mawala ang pagsiselos niya kahit na nahihirapan ako dahil aaminin kong medyo may pagka-childish ang pag-uugali ng boyfriend ko. Kung tutuusin, ako pa nga ang madalas magdala sa relasyon namin, Papa Dudut. Gaano ko nakakasigurado na ko lang talaga ang mahal mo? Seryoso niyang tanong sa akin. Rexy naman, akala ko ba mahal mo ko? Kung mahal mo ko, pagkakatiwalaan mo ko, may diin kong sabi sa kanya. Gustuhin ko mang magtiwala sa iyo kaso ang wika ni Rexy pero hindi na niya tinuloy pa. Kaso ano Rexy? Kahit minsan hindi ako nagdaksil sa iyo. Kahit minsan, hindi ako gumawa ng bagay na alam kong ikakasira ng tiwala mo sa akin. Insist ko sa kanya. Pero ano itong ginawa mo? Balik niya sa akin. Rexy please, huwag nating hayaan na masira ang relasyon natin ang dahil lang doon. Ilang beses ko bang i-explain sa iyo ang tungkol doon ha? Pakiusap ko sa kanya. Sa totoo lang, nasasaktan na ako. Ikaw lang bang nasasaktan ha, Mayumi? Ako rin. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin itong ginagawa mo. Parang sinaksak mo ako ng punyal ng ilang beses dahil sa ginawa mong ito. Naiiyak na siya sa galit habang sinasabi yon sa akin, Papa Dudut. Maghiwalay na tayong dalawa. Ang huli niyang sinabi, ang labis na nagpadugo sa aking puso't pagkatao. Papa Dudut, hindi ko akalain na matatapos lang sa ganon ang lahat ng pinagsamahan namin ni Rexy. He turned his back from me and walked away. Hindi na ako nakakilos. Hindi ko alam kung hahabulin ko ba siya o ano. Nandun lamang ako at nagmistulang estatwa at umiiyak. For the first time in my life, I was badly hurt. Parang sinaksak ako ng punyal ng ilang beses. Pero hindi ako sumuko noon, Papa Dudut, at naghabol ako kay Rexy. Kinain ko ang lahat ng pride ko dahil gusto ko lamang bumalik sa akin si Rexy. Ganito pala talaga ang pag-ibig. Gagawin mo ang lahat. Kahit na magmukha ka pang tanga at kahiyahiya. Mabawi mo lang ang taong pinakamamahal mo. Papa Dudut, na-depress ako pagkatapos ng paghihiwalay naming yon. Hindi ako makausap noon ng maayos. Hindi ako bumabangon sa higaan at hindi ako kumakain. I was so devastated. Pakiramdam ko ay katapusan na ng mundo ko. Sa kabilang banda ay gumawa ako ng paraan para makapag-usap kami pero patuloy niya ako nire-reject. Tulad na lamang isang araw. Anong ginagawa mo dito Mayumi? Anong kailangan mo? Seryosong tanong niya sa akin nang maisipang dalawin ko siya sa kanyang bahay. Pero ang nakakalungkot ay hindi na niya ako pinatuloy noon at sa labas lang niya ako hinarap. Rexy, mag-usap naman tayo pag mamakaawa ko noon sa kanya. Wala na tayong pag-uusapan pa. Please Mayumi, tigilan mo na ako. Kung wala ka ng ibang sasabihin ay umuwi ka na lamang, pagtataboy niya sa akin. Rexy, patawarin mo na ako. Nagsisisi na ako doon sa ginawa ko. Pangako, hindi na ako gagawa ng bagay na ikakasakit ng loob mo. Please Rexy, mahal kita. Makipagbaligan ka na sa akin please. Para akong tanga na nagmamakaawa noon sa kanya. Bakit ba ang kulit mo? Tama na, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tingnan mo, nangangayayat ka na, ang sabi niya sa akin. Simula kasi nung hiwalayan mo ko, sobra ako na-depress. Hindi na nga ako kumakain . Hindi na rin ako makatulog kasi palagi itang iniisip. Rexy, hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin ang baliwalain mo ko. Nasasaktan ako ng sobra kapag hindi mo ko sinusulyapan sa tuwing nagkakasalubong tayo sa eskwelahan. Nasasaktan din ako sa tuwing tinatapon mo yung mga sulat ko sa iyo pagkatapos mong basahin. At mas masakit sa akin na parang wala lang sa iyo ang lahat. Paglalahad ko na nangyari sa buhay ko simula noong hiwalayan niya ako. Yan ang gusto mong gawin ko.
mag-iiyak at magmakaawa buong magdamag. Mayumi, malapit na ako makapag-move on sa breakup natin. Please lang, huwag mo nang kontrahin pa, giit niya sa akin. Mahal kita, Rexy, mahal na mahal. Insist ko rin sa kanya. At paano mo naman nasisigurong mahal mo nga ako? Mayumi, mga bata pa tayo. Malabo pang maramdaman natin ang totoong pagmamahal. Balik niya sa akin. Nagkakamali ka. Kahit na mga bata pa tayo, nararamdaman ko na tunay na pagmamahal na ito. Oo, nasaktan ko ang kalooban mo pero pinagsisisihan ko na yon. Rexy, nangangako ako na hindi ko na pasasakitin pa ang loob mo. Rexy, I want you back. At desperada na ako. Papadudot, ng sandaling yon ay nakalimutan ko na ang hiya at lumuhod ako noon sa kanya para maawa lamang siya sa akin. Pero ni katiting na away, wala akong nakita sa ekspresyon ng kanyang mukha. Immaturity lang yan, Mayumi. Pero darating din ang panahon. Makakalimutan mo rin ako. Tila naiiritang sabi sa akin ni Rexy. Bakit ka ba ganyan sa akin, ha? Bakit ba gustong gusto mong pahirapan ako ng ganito? I suffered enough, Rexy. Sobra-sobra ng parusang ibinigay mo sa akin. Sa puntong yun ay humagulhol na ako sa kanyang harapan. Ikaw lang ang nagpapahirap sa sarili mo. Pinipilit mo kasing ibalik ang mga bagay na hindi na pwede pang ibalik. Yung pagmamahalan natin dati, hindi na pwedeng ibalik yun ngayon. May paninising wika niya sa akin. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Bakit ba ang bilis na wala ng pagmamahal mo sa akin? Usisa ako noon sa kanya. Alam mo, Mayumi, akala ko baka dun sa ex ko na nanloko sa akin. Yun pala, katulad ka rin niya. Oo, maaring hindi mo ako niloko ng harapan pero alam ko na gagawin mo rin yon pagdaan ng panahon. Huwag mo nang saktan pa ang kalooban ko, Mayumi. Malapit na ako makapag-move on at ikaw rin. Simulan mo nang mag-move on. Yun na lamang ang sinabi niya sa akin bago niya ako iwanang nagdadalamhati sa labas ng kanyang bahay. Papadudod, sa kada rejection sa akin ni Rexy ay nagiiwan yon ng matinding sugat sa puso ko. At dahil sa sobrang devastation ay natuto akong uminom at umuwi ng late bilang bahagi ng aking pagkalimot at pagre-rebelde sa aking sarili. Yung mga bagay na hindi ko ginagawa dati ay nagawa ko. Sa madaling salita ay nagbago ako ng dahil sa nangyaring yon. Yes, I became bitter and I desperately want Rexy back. Pero siguro nga, wala na siyang pakialam sa akin kaya sumuko na rin ako at hinayaan niya lang ako na unti-unting masira ang buhay ko. Papadudot, maaaring sabihin ng mga listeners na ang babata pa kasi namin at napaka-immature kaya kami hindi magtatagal. Siguro ay ganoon na nga pero alam ko sa sarili ko na nang mga panahon na yon na totoong mahal ko na siya. Hindi ko lang na ipaglaban ng husto ang pagmamahal ko sa kanya. Lumipas ang halos isang taon ay hindi ako nakaudsad sa devastation. Nakakulong pa rin ako sa nakaraan. Naroon pa rin kasi yung pagsisisi at kahit na katangahang may tuturing ay patuloy akong umasa noon na isang araw ay magkakabalikan ulit kaming dalawa. Akala mo, Rexy, ganun lang kadaling kalimutan ang lahat sa atin. Hindi, Rexy, ang wika ko sa kanya. Bakas pa rin noon ang bitterness sa boses ko. Huwag mo sabihin sa akin na habang buhay kang bitter, ha? May nahon niya ang tanong sa akin. Sinubukan ko rin namang makalimot kaso ewan ko ba kung bakit hindi ko magawa sa tuwing naiisip kita. Hindi ko maiwasang manghinayang at magsisi kung sana na iparamdam ko sa iyo kung gaano ka kaimportante sa buhay ko. Kung sana mas naalagaan ko yung relationship natin. Kung sana hindi kita hinayaang mawala sa akin, edi sana tayo pa rin hanggang ngayon. Edi sana hindi ako ganito kabitter. Paliwanag ko sa kanya. Huwag kang mabuhay sa puro sana. Matuto kang tanggapin na hindi lahat ng bagay na gusto mo ay makukuha mo, ang payo niya sa akin. Siguro nga kung tutuusin, Rexy, hindi na rin ako umaasa na magkakabalikan tayong dalawa. Pero gusto ko lang na malaman mo na hindi pa rin nawawala ang puwang mo sa puso ko. Pagtatapat ko noon sa kanya. Umiling lamang si Rexy pagkarinig sa mga sinabi ko. Ganun na rin yun. Umaasa ka pa rin sa wala. Sa tono ng pananalita mo,
Ang wala na talaga tayong pag-asa. Bakit? Meron ka na bang ibang mahal? Meron na bang ibang babae nagpapasaya sa iyo ngayon? Usisa ko sa kanya. Wala pa sa plano ko ang pagmamahal ulit. Natakot kasi akong masaktan. Baka kasi kapag nagmahal ulit ako maulit lang yung nangyari sa atin. Hindi pa siguro ko handang magmahal pag amin niya. Kung sa tingin mo wala na tayong pag-asang dalawa, baka naman siguro pwede tayong maging magkaibigan na lang. Tanong ko sa kanya. Sa totoo lang, noong panahon na yon ay pinigilan ko lang umiyak sa harapan niya. Pilit kong pre-pretend na matatag ako kahit na deep inside I was longing for this love. Hindi ko masasabi yan. Basta bahala na ang tadhana. Mayumi, kung hahayaan tayo ng tadhana na maging magkaibigan, edi sige. Basta ipaubayan na lang natin sa kanyang lahat. Yun lamang ang sinabi niya sa akin noong araw na yon bago kami naghiwalay muli ng landas. Pero Papa Dudut, hindi rin yon nagmaterialize dahil hindi na rin kami nagkita ulit pagkatapos nun. Nagpatuloy ako sa pagiging bitter at wala nang kapag-apag-asa pang magkabalikan kami. Patuloy pa rin akong nag-ilusyon. Siguro sasabihin nyo na ang tanga-tanga ko, pero ganun talaga. Sinubukan ko namang mag-move on at kalimutan si Rexy, pero bakit ganun? Hindi ko magawa. Meron kasing something kay Rexy na hindi ko mag-give up, give up. Hanggang sa isang araw ay isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Muli kaming nagkita at doon ay nalaman kong may iba na siyang mahal. Congrats. Nahanap mo na rin ang destiny mo. Bati ko noon sa kanya. Although malungkot ako, pero aaminin kong nabawasan na ang sakit na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Siguro ngayon unti-unti ko na rin natatanggap ang lahat. Bakit ikaw? Wala ka pa rin bang boyfriend hanggang ngayon? Tanong niya sa akin. Wala at hindi ako naghahanap. Natatawa kong sagot sa kanya. Siguro naman ay nakapag-move on ka na. Hindi ko na sinagot si Rexy doon at alam na niya ang ibig sabihin. Wala na akong magagawa dyan. Choice mo na yan. Pabulong niyang sabi. Sa puntong yon ay sinagot ko na siya. Siguro nga choice kong manatili sa anino ng nakaraan. Hindi ako makaget over sa mga pagkakamali ko. Gusto ko silang itama pero huli na ang lahat. Hindi lahat ng pagkakamali pwedeng itama. May mga pagkakamali ng nakaraan na mananatiling mali unless you learn to move on and let go. Basta kung gusto mong makabawi, huwag mong gawin sa magiging boyfriend mo yung ginawa mo sa akin dati. I-apply mo sa susunod mong relasyon ang lahat ng mga natutunan mo sa relasyon natin dati. Kung nag-fail man ang relasyon natin, at least meron ka ng ideya at hindi mo na gagawin yon sa susunod. Mayumi, hindi sa lahat ng pagkakataon ng breakups ay puro negative lang. There's always a positive side on it. Yun ang tingnan mo. Mayumi, darating din ang panahon na mawawala din yung bitterness sa puso mo. Ngayon kung itatanong mo kung kailan, ikaw lang ang makakasagot niyan. Yon ang natatandaan kong mahabang sinabi sa akin ni Rexy. Sana dumating na din yung panahon na maging masaya na din ako para sa iyo at sa babaeng napili mong ipalit sa akin. Sana mahalin ka niya at ibigay niya sa iyo ang lahat ng kaligayahan sa mundo. Yun na lamang ang sinabi ko sa kanya bago ako tuluyang magpaalam sa lalaking minsan kong minahal at pinaglaana ng aking buhay. Papa Dudut, sa ngayon, ang huling balita ko ay nakapag-abroad na si Rexy noong nakaraang taon. At halos 3 taon na rin sila nung babaeng naging girlfriend niya pagkatapos ko at namanhika na raw si Rexy ngayon kay May. Papa Dudut, masakit pa din yun sa akin kasi kahit na anong gawin ko ay hindi ko siya makalimutan. Ayoko na nga mag-open up sa mga kaibigan ko dahil sesermonan lamang ako ng mga yon. Kulang na nga lang ay mabatukan ako dahil sa tinagal-tagal ba naman daw ay hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapag-move on. Papa Dudut, ano ba kasi ang gagawin ko? Paano ako makakapag-move on? Ano ba ang paraang dapat gawin para makalimutan ko si Rexy at mawala na ang sakit sa dibdib ko? Sana'y matulungan niyo ako at ng inyong mga listeners. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, sana kahit papaano ay may napulot kayong aral ang mga tagapakinig sa kasawian ko sa pag-ibig. Maraming salamat in advance. Lubos na gumagalang Mayumi. Malinaw pa sa tubig, alam mong wala ng interes pa sa iyo si Rexy.
at saka 3 taon na ang lumipas mula nang hiwalayan kanya. Kaya nakakagulat na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin siya makalimutan. Hindi lang namin alam kung ano ang ginawa o ibinigay niya sa iyo kaya hindi ka makapag-move on noong mawala siya. Mayumi, maraming lalaki ang mas deserving para sa iyo. Panahon na para kalimutan si Rexy at ibaling ang atensyon mo sa iba. Huwag kang mabuhay sa mga what ifs at intindihin mo ang kinabukasan mo. At sa katandaan mo na hindi ka pinanganak dito sa mundo para magmumuk lamang habang buhay sa paghihiwalay ninyo ni Rexy. Mayumi, life is full of surprises, full of opportunities. Make the best of it. At ganun din para sa mga ka-online na may kaparehong karanasan ni Mayumi. Oo, mahirap talagang mag-move on lalo na kapag minahal mo ng sobra ang isang tao kahit na hindi naman siya deserving. Pero kailangan mo talagang tanggapin ang katotohanan, whether you like it or not. Hindi ka nabuhay para lamang magdusa at maghabol. Nandito ka ngayon sa mundo para sumaya at matuto sa mga aral ng buhay. Sana Mayumi ay nakatulong ang payo ko sa iyo. Yun lamang at maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Story.